Hello guys! Welcome to Isla Mágica Theme Park at night. So today, I will show you the show during the night of the Isla Mágica, located here in Seville. So this is during the night time, kapag pagod na kayong mag-rides and everything. So meron silang dedicated shows. And tonight, there would be salsa and then yung pirate show. Pero hindi ko na na-videoan yung pirate show kasi nalobat na yung cellphone ko. So, itong na-videoan ko lang is itong salsa show and yung horse show na yung horse na sumasayaw. So, here is this salsa. So, itong mga sinasayaw nilang to is mga traditional dances yan na talagang sikat na sikat dito sa Seville. So, isa yan sa mga tourist attraction dito sa Seville. So, enjoy the show guys and I will voice over maybe after the show. So kung makikita nyo, sobrang dami ng tao dito. Halos wala nga ang maupuan. Kaya maaga kaming pumila dito. So kung gusto nyong manood ng show, kailangan maaga pa lang is pumila na kayo about 6 p.m. Kasi talagang pag nagsimula yung show ng 7 p.m, wala na kayong mauupuan. Tapos may nabibilan din dito ng mga pagkain, guys. Ang ganda-ganda dito, guys. Sobra. Nag-enjoy yung mga bata, lalong-lalo na si James at si Shiloh. Si CJ kasi guys, sa mga panahon na to, may topak, kaya hindi niya na-enjoy yung mga rides. And ang na-enjoy niya lang talaga itong show kasi nga napaka-relaxing lang nito. Kasi si CJ, pag nag-ride siya, ayaw mag-intay. Gusto niya, siya agad yung sasakay. But anyway, eto nga, nag-enjoy kami talaga dito guys. Sobrang ganda nung mga performance nila. So na-appreciate ko itong mga pagsayo-sayo nila na to kasi nga ito ay isa sa tourist spot dito sa Seville. Yung makapanood ka nito ng live performance is very, very unforgettable moment kasi nga not everyday makakapanood ka ng ganito ng traditional. And then ito naman guys, ito yung pinaka gusto ko na show dito as well. Meron din silang pirate show na nagustuhan ko kaya lang hindi ko na video guys kasi nalobat na talaga ako. But this one as well, I'm lucky enough na mabidyuhan to guys kasi sobrang galing talaga ng horse. Dito lang ako nakakita ng horse na sumasayaw talaga guys. At tapos ang galing-galing talaga nung dancer din. And yung horse guys, grabe, ang tagal niya nagsayaw. Actually maliit lang tong clip na collage ko dito pero halos siguro mga 3 number yung horse. And sobrang galing niya, although na same thing lang yung ginagawa niya, pero yung continuity na talagang sumusunod siya sa choreographer or sa dapat na galaw, talagang ang gagaling nila guys. So enjoy the show guys! Thank you.
So ayan guys, yung horse number, dancing horse number. And then after nan, sumayaw pa siya uli. Actually guys, sobrang nakaka-amaze lang yung horse kasi nga talagang sumusunod siya talaga dun sa supposed to be na step. So this is the photos that we took. And talagang nagpo-post din siya sa picture guys. Sobrang nakakatuwa yung horse na to. And then after that is meron pang another show here. Enjoy guys! So ayun, pagkatapos ng scarf, ito namang horse. Hindi ko alam kung same sila ng horse, pero magkaiba lang yung kulay nung outfit nila. Pero I think it's the same horse. Oh, diba? Ang galing ng horse, guys. Diyos ko, amaze na amaze si James dyan. Kasi nga, ngayon lang naman kami nakakita ng dancing horse. Tsaka yung horse na nagpo-post talaga sa picture. Tingnan nyo naman, ang cute-cute ng horse. So anyway guys, about dito sa theme park, ito ay open na nung 1997 pa. At ang entrance fee dito guys is between 50 euro. Kapag naman gusto nyo ng tour guide, 25 euro. So 50 euro is about 3,000 pesos sa Philippine money. And talagang sulit for European price kasi nga sobrang worth it yung ticket mo. Dahil unang-una masasakyan mo lahat ng rides and pangalawa, meron kang time para mag-spend dun sa swimming pool or yung Aqua Magic. Sobrang laki din ng Aqua Magic. Siguro kailangan nyo ng 2 hours para matry nyo yung mga slides. Hindi namin na-try yung mga slides nila dahil una-una yung slides nila may height restriction and also hindi ako makapag-rides kasi nga kailangan kong bantayan si James. And then pagkatapos nitong mga so, dancing show na to guys, park, guys na ng horse show at saka ng traditional pa, civil sobrang dances, laki ng roller coaster nagkaroon nila, pa sila ng pirate show na sobrang ganda din. Talagang, oh my God, gusto ko talaga siyang i-video kaya lang talagang lowbat na yung so, cellphone sulit na sulit ko, pati talaga mga battery pack ko. Mo, so sa susunod namin na punta, I'll make sure na i-video yung pirate show nila. Kasi kasama pa nga yung Philippines dun eh, about sa history ng civil about and then it's about history talaga kaya sobrang nag-enjoy si Kenny guys, dito, doon sa pirate show nila. Tao, yung pila nila hindi ganun katagal ang waiting time. Talagang masusulit mo yung araw kasi yung mga staff nila talagang napaka
productive. And then, pagpupunta kayo dito, kailangan may extra clothes na kayo kasi nga talagang kailangan nyo magpalit dahil nga mababasa at mababasa kayo dito. Ang kaya nga ang tawag dito ay theme park and water park. Kasi 2-in-1 na siya, pero at least kailangan nyo, kung pupunta kayo, agahan ninyo kasi talagang kailangan nyo na maghapon para maikot at ma-appreciate nyo talaga itong theme park na to. So anyway guys, I hope you like the show like we do. Talagang sobrang ganda ng show nila. And next time na magpunta kami dito, I'll make sure na madami talaga akong dalang battery to capture all this amazing show, lalo na yung pirate show. So this is the picture of Isla Mágica at night. So mayroon sila mga visual effect guys. So ito pa yung isa pang stage na mayroon ding show. Hindi namin na-video yung mga show nila. So that's the Isla Mágica at night. Thank you guys. So this is the map of the Isla Mágica. Tingnan nyo naman, sobrang laki niya talaga. So kailangan talaga at least whole day ninyo i-spend yung oras nyo. So anyway guys, I hope you like the show. Anyway, like, so this is the highlight. Talagang sobrang ganda ng show nila. And next time na magpunta kami dito, I'll make sure na madami talaga akong dalang battery to capture all this amazing show, lalo na yung pirate show. So this is the picture of Isla Mágica at night. Kung ano-ano at saan-saan kami nagpunta. So mayroon sila mga visual effect guys. So ito pa yung isa pa stage na mayroon ding show. Hindi namin na-video yung mga show nila. So that's the Isla Mágica at night. Thank you guys. You can do in civil. And then nagkataon pa na may procession event dito that time. Kaya sabi ko talaga, let's try to go there kasi yung procession ng Santa Maria is very very rare. So talagang pinanood ko din yun. Although hindi ko kasama yung mga bata doon kasi tulog pa sila. And also guys, talagang sobrang nag-enjoy kami dito sa Isla Mágica. I cannot recommend enough. Kung pupunta kayo ng Civil, pumunta talaga kayo dito sa Isla Mágica. Talagang sobra-sobrang mag-i-enjoy kayo. Not only for the rides, kung kayo yung mga rides lover, kailangan is ang height niyo is 1.4 meters or 140 I think centimeter. Bawal din yung mga bata sa rides nang walang kasamang adult. Kahit para kids adult yan, some of the rides kailangan iangkapan ninyo sila dahil it's with the park rules. And also guys, yung mga baon nyo na damit, make sure nyo na inap dahil nga madami talagang rides na involve yung water dito sa Isla Mágica. But anyway, thank you guys for watching my video. I hope that you will still continue to subscribe and follow us both in YouTube and Facebook to win amazing mystery viewers giveaway. So enjoy the slideshow guys. Thank you so much. Comment and share guys to my videos and hopefully is makarating din kayo dito sa Civil. And I will share more of the Civil holiday one by one in my Facebook and my YouTube channel. So abangan ninyo guys!